Oh, sandali lang, sandali lang, sandali lang. Sa mga VAT registered taxpayers natin dyan na magpa-file intake na kanilang value added tax returns ngayong 2024, pag-aralan muna po natin yung binabang Memorandum Circular ng Bureau of Internal Revenue or BIR patungkol sa New and Revised BIR Form Number 2550Q. Sa mga hindi nakakaalam, ang 2550Q natin, yun yung ginagamit ng mga VAT registered taxpayers sa filing and payment ng kanilang quarterly value added tax. Okay, so pag-aralan po natin yung tax update patungkol sa inyong VAT returns. Okay? So, nagbaba yung Bureau of Internal Revenue ng RMC number 59 series of 2023 na dated May 19, 2023. So, pag-aralan po natin siya. Subject, availability of the revised BIR form number 2550Q quarterly value added tax. So, may bago na pong revised na BIR form number 2550Q yung ating quarterly value added tax. So, first paragraph, this circular is issued to prescribe, ay gawitan yung prescribe, ibig sabihin nire-required, the newly revised BIR form number 2550Q na quarterly value added tax return na may revision, may version date na January 2023. The return was revised in line with the provisions of the Republic Act number 10963, otherwise known as the Train Law, which amended certain provisions of the tax code as follows. So, iting reasons kung bakit ni-revise ng BIR yung BIR form number 2550Q natin. Number 1, beginning January 1, 2023, wala na tayong monthly value added tax return. Yung BIR form number 2550M, starting January 1, 2023 yan. Pero nagbaba yung BIR dyan ng memorandum at ina-allow yung taxpayers, mga VAT registered taxpayers, ng optional filing ng 2550M. So, na-discuss na po natin yan. Panoorin nyo na lang po yung video below dito sa ating HC video. Ilalagay po namin yung link para mapanood nyo po. Okay? Para sa 2550M na filing ng value-added tax return. Pangalawang reason is na wala na tayong amortization ng VAT input tax arising from the purchase or importation of the capital goods starting January 1, 2022. Okay? So lahat ng VAT input tax natin na nabili from the purchase or importation of the capital goods starting January 1, 2022 date of purchase or importation, lahat ng VAT input tax doon, nire-recognize na siya fully. Wala na tayong amortization. Na-discuss na rin natin yan sa previous nating HC video at tingnan nyo na po sa link natin, ilalagay na lang po namin sa link yung ating mga previous HC video related dito sa ating pinag-aaralan. Okay? Pangatlo, yung withholding ng value-added tax starting January 1, 2021 from final VAT withholding to the creditable VAT withholding. Napag-aralan na po natin yan, hindi na po natin siya i-discuss further dito. Tingnan nyo na lang po yung link sa below ng ating video, HC video, para mapanood nyo yung further details para sa mga iba't ibang updates ng ating value added tax. Okay? Next, ito yung very important, the revised BIR form number 2550Q is already available in the BIR website under the BIR forms number VAT percentage tax return section. However, the form is not yet available in the EFTS and Electronic Bureau of Internal Revenue forms or EBIR forms. So yung bago nating 2550Q, hindi pa siya available sa EFTS. Wala pa siya sa EFTS, X pa siya. Wala pa siya sa EBIR forms, X pa siya. Available pa lang po ito sa manual filers natin. Okay? So, ano ang gagawin ng mga EFTS at EBIR? Sabi ng mga EFTS and EBIR, the EFTS and EBIR filers shall continue to use the old BIR form number 2550Q na nandun sa kanilang system. So, kung EFTS filers kayo, gagamit kayo ng old BIR form number 2550Q sa filing and payment ng inyong quarterly value added tax return. Kung EBIR forms online filer kayo, gagamit kayo ng old BIR form number 2550Q which is existing in your EBIR forms package natin. Na may bagong revision date na 7.9.4.1. Okay? And available pa lang po ito sa mga manual filers. Ang gagawin doon ng mga manual filers under this Memorandum Circular number 59 series of 2023. Na-download nyo daw po sa BIR website, tapos ipiprint nyo, tapos ipilapan nyo. Yun yung manual. Yun yung manual ha, yung manual filer.
Yung manual filer, dalawang klase lang ng taxpayers yan. Yun yung kakasimula pa lang ng business, yung nag-manual pa lang sila. Yung dinadownload yung BIR forms, tapos pinipilapan manually. Kaya manual filer sila. Okay? O kaya naman ay naka-type na sa Excel, tapos piprint na lang nila, tapos pipirmahan. Original. Pangalawang taxpayers na nag-manual filing pa rin, yun yung mga taxpayers na ERPS na dapat, na EBIR forms na dapat, pero hindi nila alam na sila ay dapat ERPS na o kaya EBIR forms online na, kaya sila nag-manual pa rin. Yun yung mga taxpayers na may violation na wrong venue. Napag-aralan na po natin yung wrong venue na yan. Link na, ipopost na lang po namin yung link dito sa ating HC video below para mapag-aralan nyo. Kasi kahit filing ka, kahit nagpa-file ka, nagbabayad ka ng tax. Form number 2550Q and must fill out the applicable fields. Otherwise, penalty under section 250 of the tax code as amended shall be imposed. So sa mga manual filers, kung hindi kayo susunod dito sa manual filing ng new and revised BIR form number 2550Q, kayo po ay merong violation na section 250 of the tax code at may corresponding yan na penalty. Okay? Nakapag-file ka na and pay ka na ng taxes mo on time. Pero dahil hindi mo sinunod yung bagong BIR form sa mga manual filer, ay penalty ka pa rin. Okay? So, importante po na maging updated tayo sa ating taxes, updates, hindi pwedeng may bookkeeper ka, accountant, or accounting firm, kasi minsan sumasablog din yun. You may follow us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, para sa mga iba't ibang tax updates natin. Or if you're watching us on our YouTube channel, please subscribe now. Hit the notification bell. Kung nagustuhan nyo, share nyo or like nyo para updated kayo sa mga iba dapat sa mga susunod nating HSC video for the different tax updates natin. Okay? Maliwanag po ba? Again, may bago na tayong revised BIR Form 2550Q under RMC 59-2023 pero available pa lang siya sa manual. So yung manual filer, gagamit na kayo ng bagong BIR Form 2550Q. Pero yung ERPS sa EBIR Forms Online Filers, nagamit pa lang kayo ng old na BIR Form 2550Q na existing sa inyong system, sa inyong ERPS o kaya naman EBIR Forms package natin. 7.9.4.1 na yung bago nating version dito. Okay? So, maliwanag po ba yan? Under po yung RMC 59 Series of 2023. And if you want to learn more how to file and pay your own tax return, how to record your own business transactions, how to handle your own BIR tax audit investigation, or how to make your own financial statements, we have our RWB books, hard copy books, na may exclusive na HSC online videos na ma-access nyo lang sa ating HSC website. Hindi siya available sa YouTube or sa Facebook natin or other social media. Para lang yung sa mga book owners natin na ma-access nila sa kanilang sa ating website, hscbebe.com. So, pumunta lang po kayo sa ating website, hscbebe.com. Nandun po yung iba't iba nating RWB books. Nasa link below po yung ating website. Para po mapag-aralan nyo na step by step yung tax compliance, how to file and pay your own tax returns, step by step, iba't ibang tax returns, bookkeeping, VAT, non-VAT, tax audit, kung meron kayong existing na LOA, very important sa inyong ating RWB book na BIR tax audit para mapag-aralan nyo yung BIR tax audit cycle nyo at ma-handle nyo yung sarili nyong tax audit investigation. Okay? Free delivery po tayo within the Philippines, nationwide po tayo. Order na po yung RWB book or if you have further detailed further inquiries regarding our RWB books, message nyo lang po kami sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center or our other contact information na makikita nyo po sa dito sa ating description ng ating HSC video. Okay? Or if you want, gusto nyo ng face-to-face na lecture katulad nito, like ano tayo, naka-uploaded na yung video natin, gusto nyo face-to-face. Meron pa tayo upcoming na seminar na ginagawa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. You may visit our Facebook page, Accounting Tutorial Center, for the upcoming schedule ng ating seminars na malapit po sa inyo. Okay? Maliwanag po ba? Face-to-face po yan. O kaya gusto nyo ng books, kung malayo kayo, books. Gusto ng seminar, face-to-face. Visit nyo lang po yung ating Facebook page, Accounting Tutorial Center, at send po ng message para
masagot mo namin yung mga inquiries nyo. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana may maraming natutunan sa ating topic na New and Revised BIR Form Number 2550Q. Yung further details natin sa amendment ng 2550Q, yung mga changes, other updates sa value-added tax, very important sa inyo sa mga VAT registered taxpayers, tingnan nyo po yung description natin for the link of the related video, ATC videos natin, okay? Maraming maraming salamat po. My name is Mark Norden Bubagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga future ATC videos natin. Bye-bye!